Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back po sa channel Jean Vlog. Tuloy po tayo sa pag-worship at pag-share ng salita ng Diyos. Ito, bago po tayo mag-start, tayo po ay mag-worship. Atin pong awitan ng ating Panginoon. Let's worship our Lord Jesus. Let's feel the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat sa healing or naging okay na po yung tagiliran ko, Ama. Salamat, salamat po. Dahil ikaw po ang Diyos na napaka-powerful, napaka-grateful. Prayer is the best talaga. Salamat, Ama, sa kasagutan ng aking prayer. Salamat, salamat, Lord. Meron kunting kirot pa po yung tagiliran ko, but always thankful dahil eto na naman, aawit na naman po ako at itataas kita, Panginoon. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa aming mga OFW kahit sa sulok ng mundo. Salamat, Lord. Salamat sa pag-ingat sa aming pamilya sa Pilipinas. All glory and praises belong to you, Lord Jesus alone. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. Sabayan niyo ako, guys. Sabayan niyo ako, mga kapatid. Sabayan niyo ako, mga palangga. Mga amigo-amiga. Sabayan niyo ako sa pag-worship, sa pagkanta sa atong Ginoo. Atin po siyang halaran. I-worship po natin ng ating Lord. Ito po ay itataas kita. Hindi po ako maganda-maganda. Basta gusto kong kumanta para sa Lord. Mukaw po ako sa pag-worship. Gusto ko pong magbalik na po sa simbahan at mag-worship. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y wala kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita.
itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa puso ko. Sobrang taas ng kanta nito. Basta ang ganda. Ang ganda talaga ng meaning niya. Mapaiyak ka. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakaganda ng music. Napakaganda ng worship song. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko. Sa puso ko, Ama. All glory and praises belong to you, Lord Jesus alone. Napakaganda, napaka-meaningful ng kantang ito. Yes, wala po tayong magagawa kung wala po ang Lord sa ating buhay. Hallelujah. At mag-start po tayo. 7 minutes na po ko, guys. Huwag na po tayong patumpik-tumpik. Mag-share po ako ng aking verse of the day. Atin pong pamagatang maging handa tayo sapagkat din natin alam ang oras o araw ng pagbabalik. Ng kanyang pagbabalik. Amen. Mark 14:38. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. My God. Ano ba to? Kayo'y managpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. Datapwat, mahina ang laman. Oo. Managpuyat daw, managpuyat at magsipanalangin upang huwag matukso. Yes, hallelujah, yes. Dahil ang tukso, yan dyan po palagi yan. Mata o dila, ang dibdib, ang puso po natin. And po lagi, palagi po yan, matutukso. Yung isip at puso, yung isip, mata at dila, palagi talaga yan magkasala. Lahat po tayo ay makasalanan dito sa mundong ibabaw. But always repent, 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 repent. Magkasala, repent agad. At humingi ng tawad sa Lord. Yan po ang pinaka-the best. Igalang mo ang iyong ama at ina. Siyang unang utos na may pangako. Napakaganda po ng episode sa 56. Pero ang pinaka, no, ang ating verse natin is Marcos 14:38. Magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong masipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat, mahina ang laman. Yes. Dahil andito pa po tayo sa physical na body po natin, ay ito po ay mahina. Pag tayo po ay hindi pa po na ikunik o naikabit pa talaga sa espiritu ng Panginoon. O hindi pa natin nakilala ang Diyos sa ating buhay. Isang pagsubok o isang trials lang po sa buhay natin ay dadapa po tayo agad. At hindi na po magbabangon. Kaya hanggat andito pa po tayo sa mundong ibabaw, kailangan po natin i-reveal po ang ating kaluluwa. O mag-aral po tayo at magbasa ng Biblia. Kailangan po natin pakainin ng pakainin ang ating spiritual life. Kung araw-araw po kumakain, araw
umagahan, tanghali o panihapon ba, kumakain po yung physical natin, yung atin pong spiritual life ay pakainin po din natin, dahil ito po ay palaging uhaw sa mensahe ng Diyos, minuto segundos ng ating buhay atin pong ikunik sa Lord, dahil sinasabi nga dito sa text na to, maging handa tayo sapagkat di natin alam ang oras o araw ng kanyang pagbalik. Yes, amen. Hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Diyos, pero ang lahat po ng mga sign o mga ano ba tawag dyan, basta sign o ano na yan, andyan na po, nakasulat sa Bible, andyan na po ang lahat. Ang lahat-lahat po ay nangyayari na. Ang lahat po, malapit na po ang dumating ang second coming. Malapit na po dumating ang ating Diyos. Malapit dati, pumunta siya dito sa nagkatawang tao para tayo po iligtas sa kasalanan. At ngayon naman po ay babalik siya para tayo po ay husgahan. At tayo pong lahat ay haharap po sa Diyos. Haharap po tayo sa Diyos. Wala pong exempted dito, bata, matanda. Bata, matanda, mayaman ka man, bakla, tumboy, walang exempted sa paghukom ng Diyos. Dito po sa mundong ibabaw ay kung minsan, madaya talaga dito ang paghukom ng tao. Pero sa harapan at sa mata ng Diyos, hindi po tayo makakaligtas. Walang exempted sa lahat. Bata, matanda, mayaman. Mayaman, mahirap, bakla, tumboy, lahat. Makipagharap sa harapan ng Diyos. Atin po siyang salubungin. Atin po siyang salubungin hanggat andito pa po tayo sa mundong ibaba. Gumawa po tayo ng mabuti at i-accept po natin ang ating Lord, personal and Savior, mga kapatid. At hindi ko rin po sinasabi dito sa channel ko na ito na pumunta ka, maging isang Christian ka o born again, no, sabi nila kasi basta born again, basta ganito yung sinasabi, born again na. Ang born again guys, hindi po yan religion, yan po ay isang pagbago po ng ating buhay. Chance of life po ang meaning ng born again. At kahit na ilang simbahan pa po yung pinasukan at binabautismuhan mo at na kung saan ka pa ilang simbahan pa po yung pinapabinyagan mo, hindi ka po mailigtas ng simbahang yan. Dahil po, si Lord po ay tumitingin po sa ating mga puso. Dahil kung minsan man, sabi nila, gumawa man ako ng mabuting, lahat-lahat binigay ko na po sa kapatid ko, ang lahat na ganito, pinahiram ko na siya, pero wala malang sukli sa akin. Pero mga kapatid, gumawa ka man ng mabuti. Ang tanong po, from the bottom of my heart ba yung paggawa mo? Dahil tinitingnan po ni Lord ang ating mga puso. Kung madaya mo man po ang kapwa-tao mo na dahil sabi, yan, mabait yan. Mayaman pa, mabait pa siya. Pero pala plastik-plastikan lang sa harap ng tao. Hindi mo po madayang Diyos at wala ka pong maitago sa Diyos. Ayan, yan lang po ang aking verse of the day ngayon. Marcos 14:38. Masipagpuyak at magsipanalangin tayo sa Diyos. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Until the next vlog, say you again. Don't forget to like and comment para updated sa mga bagong videos. Don't forget to subscribe. Ikalimbang all you po si Jing Vlog. Hanggang andito na lang po. Thank you for watching. God bless you.